awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes. Kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok na mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon, nalapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito naman ay nagtindig na ang nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari!" Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin?
Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi na may sa bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, Ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyong akong patayin. Ang Panginoon ang humahatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humahatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa usapang ito, at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalaing kanawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel, at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa ilalim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, o Diyos, ang kabantugat. Dito man naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
pinagkasundo ni Kristo. Ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, umahon si Jesus sa kabuluran, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niya mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinigurian niyang Pedro. Si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinigurian Boanerges, nang ibig sabihin, mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo. At Tadeo, Simon ang makabayan. At si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy po ang ating mga damdamin sa mga kapatid natin nakaratay sa banig ng karamdaman. Taimtim pa rin ang ating mga dasal upang gumaling ang lahat. At sa mga sumakabilang buhay, isinaalang-alang natin sila sa kahabagan ng Panginoon. Sa unang pagbasa, makikita natin ang transisyon mula kay Haring Saul patungo kay Haring David. At sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, pinili ang mga apostol. Sila'y mga pinuno, sila'y mga leader. Una sa lahat, isaalang-alang natin na ang pamumuno sa komunidad ay isang paglilingkod. Ito'y ibig sabihin tayo'y kasangkapan lamang, tayo'y mga bihikulo lamang, tayo'y mga instrumento lamang. Ano nangyari sa unang pagbasa? Hindi ba pinili ng mga Israelita? Oh, magkaroon tayo ng hari. Kasi nakikita lang yung mga kapitbahay nila. May mga seremonya, may mga koronasyon, may mga regal na pagdiriwang, naiinggit naman. Ano sabi ng Panginoon kay Samuel? Ako ang kanilang pinalitan. Ayaw nila akong maghari sa kanila. Ngayon, pinili ng Israel ang paghahari. Siyempre, pagharian, merong pan, madugong proseso, di ba? Bahay ni ganito, laban sa bahay ni ganyan. Yan ang politika eh. At mananatili kami sa kapangyarihan. Ito'y kalaban, karibal, oh! Yan. Bahay ni Saul, bahay ni David. Ang aral para sa atin ay ang paghahari, hindi ikaw ang hari yun nasa taas. Ang maghahari dapat ang Diyos.
magpakumbaba tayo. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, pinili ni Jesus ang 12. Ang una, si Simon na tinaguriang Pedro, na ibig sabihin bato, katatagan. Dito tinayo sa ibabaw ng batong ito ang simbahan. At ang huling binanggit, si Judas Iscariote na nagkandlo sa kanya. 12. Kaya nga, huwag natin isipin kung sino tayo. Ano ba akala mo sa sarili mo? Ha? Mas magaling ka pa sa Diyos? Kaya nga yan ang ayan, si San Pedro bilang Santo Papa, lingkod na mga lingkod. At nakakalungkot na isa sa mga hinirang nag-traidor kay sa ating Panginoon. Ang pagninilay natin dito, merong talento, merong kang kakayahan, merong kang kompetensya na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Huwag mong kaingitan yung kapwa mo. Oh, siya may ganyan. Bakit ako walang ganon? May ibinigay sa kanya, may ibinigay sa iyo. Walang tao na nasa kanya ang lahat. Pinaghati-hati ng Diyos ang talento. May distribution ayon sa kanyang karunungan. Walang tao na nasa kanya ang lahat. Huwag mong tingnan. Oh, wala ako nito, meron siya. Tingnan mo kung ano meron na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kaya tingnan mo yung 12 disipulo. May kanya-kanya silang mga maaring ibigay o ang kanilang kontribusyon ayon sa kanilang kakayahan. Di po ba? Una, ano yung una? Tayo'y lingkod, kasangkapan, instrumento, behikulo. Pangalawa, tayo po'y tumulong ayon sa talentong, kakayahan, kompetensyang ibinigay sa atin. Yun ay para sa atin at yun ang pamamaraan ng pagsisilbi natin. Ang ating pagiging lingkod, panunungkulan, ay para sa ikadadakila ng Panginoon. Pag nakikita ka, hindi ikaw kundi siya. Hindi sarili mo kung hindi ang Panginoon. Kaya ang ikaluluwalhati, ikadadakila, ang sasambahin, ang titingnan, ang itataas, ang itatangpok, itatanghal, ang Panginoon. Yan po ang Kristiyanong perspektibo sa panunungkulan. Lingkod tayo, gamitin natin ang ating abilidad at sa kaduluduluhan, sinasamba natin, dinadakila natin ang Panginoon. Sa tulong ni Maria ni San Jose, nawa po, tayo po, katulad ng mga pihinirang na mga apostoles, sa ibinigay sa ating kakayahan, yun ang ating pamamaraan ng panunungkulan natin sa simbahan ng Puong Senyor. Amen. Minamahal kong mga kapatid, bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang pag-ahari, ang ating itutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway makaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Jesucristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo
na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na way tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama sa langit, inawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Jesus, Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alat katinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging lugod katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinanghawakan ni Santa Agnes hanggang dumanak ang dugo niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, oo, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gamay mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa intinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw. Si Monsignor Norberto Habos, Kunching Irasca, lahat ng mga namatay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat ng mga kasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Agnes, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oo, Jesus, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaanay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oo, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko dasal sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hiniling namin ang pagtulad namin sa katatagan ni Santa Agnes. Kami naway panghindapati magkamit ng gantimpalang walang mali para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin na may mga karamdaman. Lingapin mo bang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan na ilubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangalan sa binyag. Nag-iibigan at pagliling ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, nilulwalhati ka namin.